Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon na ito, eto na naman po tayo sa another review episode kung saan may nagtanong po. At ang kanyang katanungan ay may kinalaman sa kanyang nararanasan, kung saan siya ay nananaginip na meron siyang katalik. May kasintahan, katalik, di niya alam. Kaya dumating sa point na di niya kasi masabi sa ibang tao, baka anong masabi sa kanya. But this time, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ito'y sabihin sa ating programa about sa kanya napapaniginipan na nakikipagtalik sa kanya. Ang tawag natin dyan is incubus, kasi babae siya eh. Lalaki siya, succubus. Pero babae siya kay incubus. Kaya ating pakinggan kung paano yan sagutin sa ating programa dito lamang sa Punto por Punto. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening po. May tatanong lang po ako kagaya po yung karirinig ko lang kasi dyan sa last na nagtanong about sa dati kasi OFW nga pala, tapos isang pinagdadasal ko dati is yung matanggal yung last sa katawan kasi may asawa, tapos para yun nga, basta pinagdasal ko yon, tapos ayun nga, I don't know kung pwede pag-usapan dito yan. Go ahead. Yun nga po, tapos last year or two years ago, meron yung panaginip na parang totoo siya na parang totoong nangyayari, tapos hindi ko lang, basta po panaginip na pag magigising ka, parang totoong totoo po na nangyari yung bagay na may nakikipagtalik sa akin. Brother Wendell. Okay. Kung yun ang panaginip, hindi po yun ordinaryo, no? Ang panaginip na may kasintahan o kaya'y ikinasal diyan sa panaginip, o may nakipagtalik sa panaginip, o anirep sa panaginip, meron na kami mga kaso sa office niyan. Kung babae ang managinip niyan, ay ang tawag niyan sa mga exorcist, at nasa ritual pa yan. Itong ritual na ito ni Father Winston Cavading, Order of Red Shirts, isang exorcist, spirits of incubus. Ibig sabihin, ang spirits of incubus, the spirits of lust, umaatake kahit tayo'y natutulog. Wading daanan ng spirits, kung lalaki ang managinip sa ganyan, ang tawag ay spirits of succubus. Wading daanan ng spirits of incubus, bakit nanaginip ng ganyan? Kung batay sa mga kaso namin dito sa office, merong isang dalaga na ginagahasa ng mga demonyo dahil lang sa pagbasa niya ng isang magazine na bold.
isang bisis lang umano, sabi niya, no? At yung iba naman may karelasyon sa panaginip dahil sa lolo niya na paiba-iba ang karelasyong babae noon. At yung iba naman may panaginip na nakipagtalik dahil sa addiction of pornography and addiction of masturbation. So, paano po maiwasan yan? Tandaan natin, the spirits of lust is very sticky sin. No? Kailangan talaga yung tinatawag, maliban sa prayer, kailangan talaga yung self-discipline. No? Yung self-denial and ultimate gaining of self-control. So, merong tatlong paraan para makipaglaban sa spirits of lust. At ito'y ginawa na kahit sa mga santo. Ano itong tatlong paraan para makipaglaban sa espiritu ng kalaswaan? Una, before the temptation. Ikalawa, during the temptation. Pangatlo, after the temptation. But ayon sa mga santo, sigurado tayong mananalo kung makipaglaban tayo before the temptation. No. Yan po, kapatid. Okay po. Salamat po. At advice ko sa iyo, kapatid, general confession din. Okay po. Anong po tawag doon? Hindi ko po ginagawa yung mga masturbation or anything na ano. Basta lang po. Opo, wala naman po kung mga ganon. Pero so, po, basta may time na bigla na lang po parang may totoo na sa pagtulog ko, parang totoo nga na may kasama ako na so, may nangyayari pagkakalit. Parang ganon. Meron po. Sa pag-aasawa ninyo, wala bang pagkakataon na gumagamit kayo ng contraceptives? Marami pong. Dati po. Naikumpisal mo na ba yan? Opo. Ilang bisis na ikumpisal mo na? Na-confess ko na po sa general confession dati. Okay. At pwede mo rin i-evaluate, kapatid, no? I-evaluate. Wala ba kayong mga ninuno mula sa papa o sa side din sa mama na may karelasyon na paiba-iba? Yun, i-evaluate din. Okay, wag mong kalimutan ang care, ha? Yung curse, i-practice mo yan. Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. Okay po. Sige po, yun lang po. Salamat po. You're welcome, kapatid. Okay, so yun po ang sagot ni Brother Wendell tungkol sa katunawang katanungan about sa incubus. And then, meron din na comment dito na tila yata sabadista kasi pag sabadista kasi ang nag-comment, ano yan? Walang ibang laman yan kundi puro na lang patutsada. Okay, so atin mo nang pakinggan kung paano ko sinagot yung nagpatutsada dito sa naturang episode. Narito. From Dondon Pamurkan, sabi ni Dondon Pamurkan, dakilang sulpot ang RCC, talong-talo ka dyan doon sa debate nyo ni Denmar Santiago last March 2024. Sabi niya, talong-talo daw ako.
Paano ko natalo eh, pinaglaruan ko si Denmar doon sa Alpha and Omega Volume 8 ninyo? Ha? Ano ko natalo doon eh, pinaglaruan ko si Denmar sa Alpha and Omega ninyo? Kung saan nag-atras abante ang argumento ni Denmar Santiago. Nag-atras abante, kawawa naman. Tapos, sa kanya bakatas abante, siya pa sinasabi niyong nanalo eh, nag-atras abante na nga siya doon. Pakita natin sinasabi sa kanilang Alpha and Omega. No? Ito ba yon? Yan. Oh, ito. Dito nag-atras abante si Denmar Santiago sa Alpha and Omega eh. Yung binasa kanina, no? Tinanong ko siya. Sabi niya kasi, yung Catholic Church, iba yon sa Roman Catholic Church. Doon pamurkan. Tinan mo ha? Sabi niya, iba yung Catholic Church sa Roman Catholic Church. Tinanong ko siya ngayon. Itong Catholic Church na sinasabi sa Alpha and Omega ninyo, Volume 8, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Tanong ko sa kanya, ito ba ay ang Roman Catholic Church? Ang sabi niya, hindi iyan ang Roman Catholic Church. Kasi yan ang iglesyang tinatag ng Panginoong Hesukristo. Doon pa lang, doon pamurkan, puntos ko na yon. Bakit? Inaamin niya na ang Catholic Church na nasa kanilang aklat na Alpha and Omega Volume 8 ay tatag daw ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga natawa ko doon eh. Nung napansin ko yon, sinabi ko sa kanya, ulitin ko yung tanong nga, ulitin ko. Tinatanggap mo ba, Denmar Santiago, na ang Catholic Church na sinasabi sa inyong Alpha and Omega Volume 8 ay tatag ng Panginoong Hesukristo? Yes or no? Sinabi pa niya ulit, yes! Yan itatag ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Denmar Santiago. Eh, tinuloy ko. Tuloy ko na. Ito naman, canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Tinatanggap mo ba na ayon sa iyo ang iglesia tinatag ng Panginoong Hesukristo na Catholic Church ay meron palang Pope? Sabi naman niya, ay hindi! O atras abante si Denmar dito? Atras abante, binawi na naman niya. Tinanong ko naman siya uli, binabawi mo na ba ang sinabi mo kanina ng Iglesyang Katolika dito sa inyong libro ay tatag ng Panginoong Hesukristo kasi meron palang Pope? Anong sabi niya? Ay, hindi ko binabawi. O, tingnan mo. Atras abante si Denmar Santiago doon pamurkan. Paano ko natalo eh? Atras abante siya rito. Kaya, move on na kayo. Mga sulpot na Seventh-day Adventist Church, move on na kayo. Sabi niya, sulpot daw ang Katoliko kasi doon sa term na emerge. Ang tanong, tinanong ko siya, ang iglesia bang tatag ni Kristo nag-emerge ba? Anong sabi niya? Objection, moderator, hindi ko yan pernisinta. Ano ba naman? Danyo, ato sa bante? Sabi niya, objection, moderator, hindi ko pernisinta, huwag itanong sa akin. Nung ako na tinatanong ni Denmar Santiago, anong mga tinatanong? Lahat hindi ko prinisinta. Tama? Tapos kung magtanong pa siya, panigurado, tama ba o hindi mali? Yan, nasa badista pa kasi. Tinan mo, naging manlulokos si Denmar Santiago. Ayan ha, doon pamurkan. Kaya ko nga iniwanan ng sabadista kasi sinungaling. Sinasabi nila, ibang Roman Catholic Church, ibang Catholic Church, eh mismong Alpha and Omega nila nagsasabi na ang Catholic Church, wala nakalagay dyan na Roman ha? Walang Roman nakalagay dyan? Walang Roman Catholic Church nakalagay dyan? Nakalagay dyan Catholic Church lang? Nasabi dyan, meron palang Pope. Eh ba't sinasabi ng mga sulpot na mga sabadistang debater ngayon na iba daw ang Catholic Church, ibang Roman Catholic Church, at ito pa yung matinding ano niya, yung kanyang matinding palusot doon sa sinabi niya ano na ang Roman Catholic Church daw was founded by Constantine and Emperor Justinian. Aba,
Saan mo nabasa yun na siya ang founder? Eh, wala namang referensya nagsasabi na siya ang founder. Pangatlo, sinabi pa niya na nataliko daw ang ika ang yung ano meron siya binanggit na about sa unang bahagi ng iglesia, ikalawang bahagi, tapos ikatlong bahagi. Natanggap ba ang ikatlong bahagi? Hoy, walang turo ang SDA na may ikatlong bahagi. Doon pamurkan, hindi turo ng SDA na may ikatlong bahagi ng Kristyanismo. Turo yan ng INC ni Manalo. Hindi yan turo ng SDA. Saan kinuha ni Denmar Santiago yon? Sa INC. Doon siya galing eh, bago siya nag-SDA eh. Oh, bago naging SDA, si Denmar Santiago galing yan sa INC ni Manalo. Oh, ngayon, yung paniniwala na meron tatlong bahagi ng Kristyanismo, unang bahagi, Hudyo. Ikalawang bahagi yung panahon ni Pablo. Ikatlong bahagi yung sa huling araw. Saan ba kinuha yung ganong ano pananaw? Sa tatag ni Felix Manalo, walang turong ganyan ng Seventh-day Adventist. Iba't sinabi niya sa debate? Oh, sabi niya, nanalo? Oy, mag-move on na kayo. Pinaparamdam. Alam niyo, the more tinatalakan niyo yung ano, yung tungkol sa nangyari sa amin dalawa ni Denmar Santiago, the more niyo pinapakita na hindi kayo nakapag-move on hanggang ngayon. Oh, tinan niyo, pati si Camacho pinaglaruan ko rin. Doon sa kanilang libro na The Ministry Magazine, pinaglaruan ko rin si Camacho doon. Ano ba talaga yung ano, yung ancient Catholic Church? She became the Roman Catholic. Ito ba yung tatag ng Panginoong Hesus Kristo? Sabi niya, hindi. Nang uli kong inulit, ay, yan. Yan yung tatag ng Panginoon. Tano? At sa banti ni si Camacho, huwag yung pagyabang sa akin yan. The more na tinatalakayin yung muli ang debate namin ni Denmar Santiago, the more sinasabi ninyo na nanalo si Denmar Santiago, the more yung pinararamdam sa akin na hindi kayo makapag-move on dahil talagang nabutata si Denmar Santiago dito. Kasi iginigit niya, iba ang Catholic Church, iba ang Roman Catholic Church, pero ang inyong libro mismo ang bumabangga sa argumento niya. Ang inyong libro mismo nagsabi na ang Catholic Church pala, wala nakalagay na Roman Catholic Church dyan ha, Catholic Church pala, mayroong Pope. Eh, sino ba ang mayroong Pope? Hindi ba Roman Catholic Church yan? O yun, tinanong ko pa siya. Mababasa ba? Sabi niya, mababasa. Eh, ba't hindi nabasa ng moderator? Kasi pinabasa ko sa moderator eh. Sabi siya nang sabi, mababasa pa, mababasa. Eh, yun pala, read between the lines. Isabihin, read between the lines, imahinasyon lang niya, no supporting Bible scholar. No supporting Bible scholar. Wala naman dun eh. Anong ginawa ko para makita na talaga sinungaling si Denmar Santiago? Ipinabasa ko sa moderator. Nang binasa ng moderator, wala doon. Sinanong ko si Denmar Santiago, kung meron nga, sabi mo, mababasa. Ba't binabasa ng moderator? Anong ginawa ni Denmar Santiago? Nag-object. Objection, moderator. Hindi ikaw ang dapat tanungin, moderator, kundi ako. Talaga. Ikaw yung tinatanong ko din pa. Sabi ko sa kanya, ikaw tinatanong ko, sabi ko, bakit hindi nabasa ng moderator? Sabi mo, nabasa. Bakit hindi nabasa ng moderator? Sino tinatanong ko itong moderator ba? Hindi, si Denmar. Ang sabi niya, objection, moderator. Ako ang tanungin niya, hindi ikaw. The more na tinatalakay ninyo ang debate namin ni Denmar Santiago, the more nyo pinararamdam na hanggang ngayon hindi kayo nakapag-move on. Move on na kayo, talong-talo si Denmar doon. Oh, akalain mo, nauna ang ano ang Greek Orthodox sa Roman Catholic Church. Anong nauna? Hindi pwedeng mauna, sabay yun. Isang iglesia tinatag na Panginoong Hesus Kristo eh. Isang iglesia lang ang tinatag na Panginoong Hesukristo. At yung iglesyang yun, 1054 yun ang nag-split. 1054, nag-split yung iglesia tatag na Panginoong Hesukristo into two. Ano yung two? Greek Orthodox and the Roman Catholic Church. From 1st century to 1054, isang iglesia lang yan. Nag-split nung 1054.
Sabi niya, mas nauna ang Greek Orthodox. Kung mas nauna pala, paano niyo i-reconcile si Gregorio Saide pa rin at si Sonia Saide pa rin na nagsabi, the history, yung sinabi niya na the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion, ano yon? Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin. Sabi niya, nagsimula doon sa Roma. Ang source niya, si Gregorio Saide. Ang source ko, si Gregorio Saide rin. Paano niya i-reconcile yan? Ibig sabihin ba niya, nagbanggaan ang dalawang Gregorio Saide at Sonia Saide? May diferensya talaga ang utak itong si Denmar. Ha? Yeah, move on na kayo, mga Sabadista. Mag-move on na kayo. Huwag na kayong manatili sa kahapon. Wasak na si Denmar Santiago, tanggapin nyo na lang yun. Okay? Yan, nagsabadista pa kasi. Tingnan mo, di na marunong magtanong. Tama ba o hindi mali? O, di na marunong magtanong si Denmar. Yan, magsabadista ka pa. Sige. Di makita yung hindi ka na marunong magtanong. Tama ba o hindi mali? O, walang nakaresan dito. Okay, at yon ang ating magbibigay linaw doon sa sabadistang ng asar. No? Wala na kasi ibang magawa. Mga asar na lang. Trying hard kahit papano, eh, makabawi naman. O, tinan nyo ha. Dalawa na ang tema ni Denmar Santiago na ipinresenta sa akin. Ni isa, walang natuloy. Ang reason niya, ang kanyang reason is nasa mission siya. Nasa mission. Nakipag, nakipagplano ng debate kay Wendell. Ako, dalawang beses akong ano, inindyan. Buti na lang, hindi chicks. Dahil, hindi bagay. Okay, ito na tayo ngayon sa ating tanungan portion. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Sabi ito ni Edita Basileres, Father Darwin, on saong pag-dispose ng demonic rosary. Okay, so saong pag-dispose ng demonic rosary? Una, ano eh? Una, ang gawin mo, ilagay mo ang demonic rosary sa isang supot. Tapos, pumunta ka sa isang lugar kung saan mo siya ibabaon. Tapos, maghukay ka doon. Palalimin mo. Tapos, buksan mo yung supot at doon mo ilagay sa ginawa mong butas yung demonic rosary. Paglagay mo doon, kuha ka ng holy water, sprinkle mo sa ano sa paligid mo. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication. And I seal myself with the most precious blood of Jesus. And then protection prayer ka. Protection prayer ang gagawin mo, no? Yan ay isang protection para iwas na retaliation. Third, habang ikaw ay nag-prepare for protection, maglagay ka ng oil sa noo mo, sa tenga, sa bibig, sa palad, sa balikat, at sa paa. Habang dinalasal mo ang prayer for protection. Pagkatapos, anong gagawin? I-pray mo yung prayer to break seals in consecration. Pero iano mo sa kanya sa intention sa gamit. In the name of Jesus, I break all seals in consecration upon these occult objects. Ayan. In the name of Jesus, I break all seals and consecrations upon these occult objects. Or pwede rin sabihin mo na rin na, in the name of Jesus, I ask Jesus to please break all seals and consecration upon these occult objects. Tapos noon, i-pray mo yung deliverance one. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I ask Jesus to please rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirit and please command all unclean spirit to depart right now from these occult objects and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return. Yun. Tapos, cleansing prayer. Then, buhusan mo ng exercise all yung ano,
yung occult object at water, then baon mo na, inugas ka ng kamay gamit ang holy and exorcised water. So yun ang ating sagot sa tanong ni Edita Basileres. Straight to the point, live! Dito naman tayo kay Rose Uwayan. Sabi ni Rose Uwayan, good evening po, Father D, at sa lahat. May tanong po ako, Father D, tungkol po ito, Father D, sa may namatayan. Tapos gusto mong punta pero meron kang buwanang dalaw o konting karamdaman, pwede ba pumunta? Sagot niya ni Brother Romer, pwede ka pa rin pumunta. Okay, next question. Straight to the point, live! Ito kay Luciano Torrente. Evening, Brother Jando. Meron akong tanong about sa Lucas 17:1-2. Kasi stockholder ako ng tuba. Baka kasi ako ang dahilan na malasing sila at ako ang dahilan sa ilang pagkakasala. Okay. So, tinibasahin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi na pagkakasala. Ngunit kakilakilabot na sasapitin ng taong pinanggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa leeg ng isang gilingang bato't itapon sa dagat kaysa maging sanhi na bagakasala ng sino man sa mga maliliit na ito. Okay? So, ang problema niya ngayon is... Ako ang dahilan. Kasi stockholder ako ng tuba. Mga kasi ako ang dahilan na malasing sila. Stockholder ka ng tuba. Yung tuba, okay naman siguro yung tuba. No, pero wag talagang maglasing. Wag lang maglasing. Sabi nila, Jando, ba't ka lang, okay, uminom ka ba ng tuba? Never ako nakainom ng tuba. No? Basta nga, alam ko nakakalasing, ano, ako'y umaatras dyan. Pero, kung ikay, parang binabagabag, na baka ikaw ang dahilan na sila'y malasing, ay di, wag ka na lang magano. Wag ka na lang wag mo na lang bentahan ng marami. Okay. So, dito tayo ngayon sa last question. Straight to the point. Live. From Nemesio Galamiton. Good evening, Father Darwin o Brother John. Doon sa may imoy kasulti nga ang pare diri sa amo magmisa. Palagi lang binastos law ayog sige panungo. Kung sa may among himahimo ani kay daghan na ba mga minor di edad dili maayong ihimpo sa mga katawhan. I-report sa inyong obispo. I-record ang iyang istorya then i-report sa obispo, ipakita sa obispo, ipadungog sa obispo. And i-request ninyo nga unta madisiplina kay dili maayong ihimplo. Okay? So, yan po ang ating nagbabagang kasagutan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Dito lamang po yan sa Punto por Punto. Mamayang gabi, abangan ninyo, Brother Junre, may topic siya about doon sa INC ni Manalo ba yun? Kalimutan ko eh. So, kita kiso tayo mamayang gabi po sa Punto por Punto. At huwag niyo po kalimutan po na i-subscribe din po yung aking YouTube channel, Jando Alabado TV. At paki-like po and share yung ating mga posts po doon. Maraming salamat po and bye-bye.
Okay, so ating tinan yung ating mga comment section kasi walang naka-raise. Alas 10:18 na pala. Okay, hanggang dito na lamang pala. Alas 10:18 na. So, yun ang panghuling tira ko na lang. Dahil dito doon sa nag-comment na si, sino ba yun? Si Dondon Pamorkan. Dondon Pamorkan, move on ka na. Winasak ko na si Denmar Santiago. Yung argumento niya, winasak ko na. Sabi niya, mababasa. Eh, ba't tinabasa ng moderator? Nabiak siya doon. Nabiak yung argumento niya. Sabi niya, mababasa. Tinanong ko palagi, mababasa ba? Mababasa. Pinabasa ko sa moderator. Kasi pa siya tanongin ko, sasabihin niya talaga, mababasa. Pinabasa ko sa moderator. Eh, hindi nabasa ng moderator. Eh, sinungaling si Denmar Santiago. Doon pa lang, winasak ko ng argumento ni Denmar Santiago. Oh, Catholic Church, Roman Catholic Church, magkaiba, winasak ko na rin yun. Mas nauna daw ang Greek Orthodox, winasak ko na rin yun. Wasak na wasak ang kanyang argumento. Sabihin niyo nanalo siya? Ay naku, mga bulag lang talaga kayo, no? O di kaya nang-aasar lang talaga kayo. Pasensya na kayo, hindi ako nang-aasar sa mga ganyan. Ang sa akin lang, alam ko nang nanalo ako doon, tanggap ko totoo. Si ChatGPT kakampi ko. Kakonta ni Denmar ang mga sinasabi ni ChatGPT. Ebidensya yan. Okay? So, move on na. Okay, let's go na lang sa ating pasasalamat. Ingunahin si Brother Romel Palma. Brother Romel Palma, ikaw na magpasalamat, Brother Romel. Alright, yan. Maraming salamat po no, sa Panginoon sa pagsama po sa atin sa program na ito. At maraming salamat din po sa napakagandang topic na inatid po sa atin ni Brother Kenneth Bustamante. At sa lahat po ng mga nagtanong, nakatuto din po kami sa mga kasagutan din ng mga kasamahan. At sa lahat-lahat po ng mga kapatid natin dito no, na sumubaybay at sumuporta simula sa umpisa hanggang po matapos tayo. No, maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy po tayo na sana ay magbahagian ng ating mga nalalaman. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, so atin na maibigay ngayon kay Brother Aljan Bagat na ng Iloilo, Brother Aljan. Yes, isa na pagpalang gabi yung mga katanghali, mga kapatid, no? Una-una, pasalamatan natin ng Panginoong Diyos dahil hindi ka nga ni Brother Angel Santos, tayo po ay mga aliting walang kabuluhan, sumusunod sa otos lamang. Ayon po, mga kapuntos, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga viewers dito sa po ating live. Dito po, meron po tayong 511 total viewers. Thank you so much po sa inyong walang sawang sa pagsuporta. Sa ngayon po, no, nagpapasalamat po ako sa nagtanghilig sa video na ginawa natin. Umabot na po tayo ng 19,200 viewers, no? Yung Tide Father Rich Magdila. Maraming salamat po at para po doon sa mga kapatid natin na umiinit, no? Makapatid, no? Labanan po tayo ng doktrina, huwag lang po sa nang labanan ng physical, no? Kung gagawin mo kami nga gagawin, wala na po kaming magagawa doon, Diyos na po ang bahala sa inyo. Yun naman po mga kapatid, again, samahan niyo po kung mamaya, alas 11 po ng gabi, no? Sabay-sabay po tayong manalangin ng rosary. Again, this is Mr. 721 Catholic, ang lingkod at ipanalig. Back to you, Brother Jumbo. Okay, bigay ko naman ngayon kay Brother Tata Rosal ng Uzami City. Brother Tata? Brother Tata? Andiyan ba si Brother Tata? Tingnan ko nga. Wala na si Brother Tata. Okay, Brother Junre? Hello, Brother Junre? Andiyan ba Brother Junre? Brother Junre? Busy to? Busy to si Brother Junre? Nagtatrabaho siya, bro. Busy to si Brother Junre? Nagtatrabaho to ngayon. Basta dalawa yung kanyang nakalabas sa Zoom. Ibig sabihin, nagtatrabaho siya nito. So, malamang sa course ito hindi siya available. Pwede ko na lang kay Brother Angel Santos. Brother Angel ng Japan? Yes, muli. Salamat sa Diyos, no? At nakaraos na naman tayo sa isang namang gabi ng banal na pag-aaral. So, yun po, no? Muli, papaalala natin, i-share po natin ito dahil marami pa tayong dapat naanihin, no? Sabi natin pa yun sa Kristo, na konti manggagawa, marami pa tayong aanihin. So at least maging manggagawa ka sa pamamagitan ng pag-share nito. At pag-share mo ito, no, sabi sa Santiago 5:19, no, maraming kasalanan ang napapawi. Kapag mayroon kang na-convert pala na makasalanan, pabalik sa kanya.
No, at pabaan po ngayon. At muli, salamat po sa Diyos at sa inyo lahat, kay Brother Romel, no, sa pagganap niya sa gospel din, at kay Bro Kenneth sa kanyang topic. At paalala po, no, Hebreo 26, no, talagang kapag daw nalaman mo na sa ang katotohanan, ipatuloy ka pa rin nagkakasala, wala nang ipagpapatawad sa iyong kasalanan. Ang naghihintay na lang sa iyo ay ang pagkukom, ganti at maapoy, no? Apoy na sa pagkukom sa iyo. So, ibig sabihin nun, ibig pala sabihin nun, kapag narinig mo na yung katotohanan dito sa punto por punto, sa misa, no? Kapag nakarinig ka na at narinig mo na, nakasalanan pala yun sa dami ngayon po, no? Dami natin natutunan ng mga iba't ibang kasalanan. At kapag pala tuloy-tuloy, tinuloy-tuloy niyo yan, naku, baka hindi na tayo daw patawarin ng Diyos. So, sana, please, lahat ng mga kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, at sa lalo na yung pagkukulang natin, tanggalin na. Dahil baka iniisip ko rin eh, naku, kapag hindi ko tinanggal to, baka sa susunod, hindi ka na pala pinapatawad ng Diyos, di mo alam. Nakakatakot siya, no? So, reminder lang po sa lahat. Kapag narinig niyo na yung katotohanan at aral at utos ni Jesus, sundin na natin, wag matigas ang ulo. Dahil sabi nga, wala na, hindi ka na patatawan later pag ulit-ulit. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Good night. Tawa ko kay, ano, kay Ma'am Genevieve, nagreklamo siya. Kasi ang reklamo niya, ang pending topic namin sa ano, sa debate is ang 10 utos na ibinigay sa Sinai ay kabilang sa Law of Moses. Tapos ang chinat ko sa kanya ngayon para matuloy na yung topic na yan, sabi ko, patutunayan ko na ang Law of Moses na ibinigay sa Sinai ay ang 10 commandments. Sabi niya, mali daw. Eh, the same lang naman yun eh, no? No, teacher ba talaga to si Ma'am Genevieve? The same lang naman. So niya, hindi. No, hindi the same. The same. Takinggan ninyo ha. Appreciate ako topic sa kanya noon kasi balaw kasi na dahil marami, very busy tayo ngayon darating ng mga araw. Ang bala ko, ngayong Sunday, 1 p.m. o 2 p.m. Sunday, magkakadebate kami ni Ma'am Genevieve. Live yan sa ano, sa straight to the point na ano ko, straight to the point na Facebook page ko, no? Na Jando Alabado, ang ano ko na tapis sa kanya is ang 10 utos na binigay sa Sinai kabilang sa Law of Moses. Ang 10 utos na binigay sa Sinai kabilang sa Law of Moses. Tapos, ang na-chat ko kanina, pag matuloy yan, yung tema ko, patutunayan ko na ang Law of Moses na binigay sa Sinai ay ang 10 commandments. Sabi niya nito, pareho. Pareho lang yun. Teacher naman. Okay, atin na maibigay ngayon kay Brother Wendell Talibong sa kanyang pasasalamat. Brother Wendell! Okay, maraming salamat din sa membership ni Pedro Valorio. At sa lahat natin mga kapatid, so kita-kita tayo sa Cathedral ng Cotabato City ngayong 22 para sa Lenten Recollection at Pizza 24 Sunday Lenten Recollection diyan sa Motia, Diocese ng Dipulog. Pizza 26, diyan sa Sapad, Diocese ng Iligan. Maraming salamat po. Okay, thank you. Thank you sa lahat. Nanonood plus Ma'am Genevieve. Natatawa talaga ako. The same lang naman eh. Ang Law of Moses na binigay sa Sinai ay ang Ten Commandments. Tapos, tutunayan ko na ang Ten Commandments na binigay sa Sinai ay kabilang sa Law of Moses. Pareho lang. Sabi niya, hindi pareho. Teacher ba talaga to? Natatawa ko to sa chat ni Ma'am Genevieve sa akin ngayong gabi. No? Ewan ko kung talaga bang teacher ba talaga to pa yung nangyari. Pareho lang naman yun eh. Nabalitan lang yung words. Okay no, so closing prayer na po tayo para sa ating mga kasamahan po. Okay? Paalam na po tayo. Time to relax na. Okay? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel,
Defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.